Ang paghilom ng bayan sa gitna ng mga umano'y extrajudicial killings. Ang panawagan kahapon ng iba't ibang grupo sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Kaisa roon ang Simbahang Katolika at ilang dati at kasulukoyang opisyal ng gobyerno. May news to go si Dano Tingkungko. Walang gobyernong forever. Walang politikong forever. Hoy Gising, God lang ang forever. Isa lang ito sa mga naging paalala ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa misang pinangunahan niya para sa paghihilom ng bansa sa gitna ng mga umano'y extrajudicial killings. Sa homily ni Villegas, pakiusap niya, itigil ang patayan na anya, sumpa ang dala sa bayan. Ito ay hinagpis ng mga ulilang magulang at anak, pamamaagang na ulila sa asawa. Ang pagtigil sa mga diumanoy EJK ang unang hakbang sa pagsisisi na daan para sa paghihilom ng bansa. Bukod sa paghilom ng bansa, ipinanawagan din ni Villegas ang paghilom ng mga opisyal ng gobyerno. When party loyalty prevails over love of country, we need to repent. Let civility and courtesy prevail over curses and lies. Panawagan din ni Villegas sa pulisya at militar, isulong ang hustisya sa halip na paghihigante. Matapos ang misa, sabay-sabay na nagmarcha ang grupo papuntang People Power Monument para sa programa. Kasama sa mga dumalo sina Vice President Lenny Robredo, Senators Antonio Trillanes IV, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Senate Minority Leader Franklin Drilon, Magdalo Party List Representative Gary Alejano, magkapatid na sina Bolsi Aquino Cruz at Viel Aquino D, kasama si dating Budget Secretary Butch Shabat, at si dating Vice President Jejo Mar Binay. Gayet naman ni Drilon, hindi raw pwedeng ituring na destabilisasyon ang pagtitipon. This is part of our freedom sa ating Seligang Batas, the right of the people to assemble. Nobody here is destabilized. Meron mang mga politiko na una nang sinabi ni Archbishop Villegas na walang kulay politika ang pagtitipon. Sa halos 2 oras na programa, walang pinagsalitang politiko. Dan Tingkungko, GMA News.